So yun, good morning guys. Today is Tuesday. Kagabi kayayari yung nagaban namin against Echo. And today, na-schedule kami magkaroon ng rest day or vacation or team building sa isang resort or beach sa Zambales. Nagimutan ko yung pangalan eh, Golden Something. Basta. Eh ako, uwi muna ako sa amin, tapos doon na lang ako papasundo dahil isasama ko din yung wife at saka yung anak ko. Para sabay-sabay na kami nila i-pick up. So pag-usapan natin today, ano nga bang nangyari nung week 8 kung saan tatlong sunod-sunod na laban ang meron kami? Paanong preparation yung ginawa namin? Paano yung mga hinarap naming struggle? At paano namin nakuha yung top 1? Na-postpone yung laban namin nung Echo last week. Dapat sila yung una naming kalaban. And then yung last 2 games namin will be TNC and RSG. So RSG dapat yung final naming kalaban. Pero dahil nagkaroon ng bagyo, kaya na-postpone. Naging tatlong sunod-sunod na laban tuloy kami itong week 8. Sa una, pag tiningnan nyo, mukhang mahirap o mahirap naman talaga dahil tatlong sunod-sunod na laban. Pero ayan yung i-explain ko sa inyo, ano yung mga naging advantage namin ng dahil sa sunod-sunod na laban na yan. So una yung sa TNC, tamang-tama naka 2-0 din kami. So naka-gain kami ng magandang momentum pagpunta namin against RSG. And then kinabukasan, pagpunta namin sa venue, nagaban naman against RSG. Siyempre, nakakakuha na kami ng momentum dahil nakapanalo kami sa TNC 2-0. Then dominating na laro. And confident naman din kami sa RSG na kaya namin. Yun nga lang, first time naming maitulog. First time naming maitulog. So saan pa kami nagkamali? Siyempre hindi ko nasasabihin yung mga major details, pero may mga error din talaga kami nun. Sa drop, may konting adjustment. As in konting-konte. So kung may adjust man ako sa drop nung game 1, siguro sabihin natin 10% 10% lang yung i-adjust ko, ganon. Ang kaso, si Coach Panda, talagang ginawa niya yung assignment niya. May na-check siya sa amin. May na-check siya na ginagawa namin sa game. Hindi ko nasasabihin kung ano yun, syempre. Kaya, commended si Coach Panda na check niya yun. Kaya, nagkaroon kami ng pangit na early. Yun naman yung maganda. Pag nakakahanap ng loopholes yung mga opponents namin, yung mga coaches, kinabukasan, naiaayos din naman namin. So ayun ang nangyari, nagkaroon kami ng super pangit na early hanggang sa di na kami nakabawi. Pero syempre game 2, adjustment. Nabawian naman namin sila in a dominating way din. Hindi nga lang itlog, pero in a dominating way din naman. Nagmutan ko na i-score something like 16-4, ganun. Basta talagang durugan sa durugan. First game, durug kami, naitlog kami. Second game, bumawi naman kami, sila naman ang nadurog. And then comes third game, eto na. Ito yung gusto kong i-discuss sa inyo. Hindi ko alam kung may mga nakapansin nito eh. Sobrang swerte ni Demon Kite.
Well, hindi niya nakasalanan yun kung swerte siya. It's part of the game kung meron kang taglay nakaswertehan. Ayaw mo yung ano? Oh! Ganda ng tunog. Ang ganda talaga ng tunog ng mga 4-cylinder. So paano ko nasabing sobrang swerte ni Demon kahit since kalaban nila yung RSG, ang swerte na niya. Nung nagre-review kami ng mga games, eto yung napansin namin. Una, sige, against Echo, nung gamit niya yung Karina. And then funny si Carl TZ. Check niyo itong mabuti, may papakita akong video clip. And pansin niyo yung retry ni Demon kahit, okay? Pansin niyo yung retry niya. Na silipin ng orange buff pero hindi siya magtatagumpay. They will attempt to steal the purple buff. Papasok din si Carl kasama si Yawi. Pero ang makakuha dito ng purple is si Demon Kai. At nakuha na din. So ayun, di ba? Nakita niyo na? Nag-contest si Carl na agawin yung blue. Nag-retry siya pero di niya nakuha. Pero si Demon Kai hindi rin nag-retry. Hindi nag-retry pero nakuha niya. Di ba? Iyan yung una. So pangalawa, against naman sa amin nung third game, first turtle fight. Ganun ulit. Check niyang mabuti yung ano, check niyang mabuti ulit yung retry niya. And then kami naka-Balmond. Alam naman namin pag Balmond, pag nag-turtle, bumitaw yan. Most likely sa kanya talaga yun. Sabihin na nating 70% makukuha niya yung turtle. Ngayon, check nyo itong mabuti. Tumingin kayo mabuti sa retry ni Demon Kite. Ba't na heroes nila? Edward dito, still at level 3. Okay. Online, for the links! Okay, nakakuha si Demon Kite at Turtle, pero Haji na naman, gashing in everything sa real world manipulation. Sabi yung altar na doon. Kita nyo na. Kita nyo na kung gano'n siya kaswerte. Si Balmond nag-ulti retry, hindi niya nakuha. Pero si Demon Kite, hindi uli nag-retry, nakuha niya. Kung nakuha namin yon, magle-level 4 si Ma'am Shu. Hindi mamamatay si Wise, makakapagod kami. Kaso si Demon Guide yung nakakuha. Kaya yun, sobrang... Hindi ko alam kung sobrang malas lang talaga si Balmond o sadyang swerte si Demon Guide eh. Pero si Wise, okay naman talaga mag-Balmond. Panay maganda yung performance niya sa mga practice. And kung mapapansin nyo, kahit naman sa ibang region at ibang team, ginagamit yung Balmond, pero panalo. Sa amin, yung Balmond itself ang may taglay na magas yata eh. Hindi si Wise ha, yung mismong hero na may taglay na kamagasang daga sa amin. Pero alam ko may inaipanalo na kaming isa nun eh, isang Balmond. Nagimutan ko na kung saang game. So isipin nyo na lang kung kami nakakuha ng turtle. Si Ma'am Shu magpo-4. Si Edward makakapalag. Si Wise hindi mamamatay. Eh di na natin alam kung ano yung susunod na mangyari. Pero sigurado hindi madi-disaster yung early namin. Kasi yun, kagaya nun yung nangyari. Hindi kami yung nakakuha ng turtle. Late na naging level 4 si B. Namatay si Wise. Na-invade nila yung blue, nakuha nila yung turtle, di ba? Doon pa lang, we're doomed. Kaya yun. Kaya sana bumawi nung game 3. Pero nice game pa din, RSG. So ayun, umuwi kaming talo, syempre malungkot. Pero, gaya ng sabi ni Boss Strike, kailangan namin tumingin sa bigger picture, which is secured na kami sa upper bracket. Ano mang mangyari, matalo man kami sa Echo, secured na ang upper bracket. Yun ang bigger picture, kahit natalo man kami sa RSG. Ngayon ito naman yung inaganda ng ano, may sunod-sunod kang laban. Unlike dati, Sunday, last day of the week, pag natalo ka, matagal pa yung bawi mo, next week pa. Maghahantay ka pa ng ilan? 5 araw, 6 na araw bago ka makabawi.
Iyon yung nakakainis na pakiramdam. Yung tipong gina-gina na kayo bumawi dahil alam niyo na kung saan tayo nagkamali, kung anong mga adjustments at dapat gawin. Ang problema, kailangan uling magantay ng 4 to 6 days para makabawi ka dahil next week na uli yung susunod mong laban. Pero this time, dahil sa pagkakaroon ng change of schedule, kinabukasan may laban na uli kami against Echo. At sobrang gigil nila, sobrang gigil nilang bumawi. Pati ako, di na ako makatulog nung gabing yun dahil naiinip na ako. Gusto ko na din talagang makabawi. Iyon ang advantage ng may sunod-sunod na laban. Mahirap man ang preparation, sigurado kinabukasan, dahil natalo kayo, sobrang gigil yung bumawi. At fresh na fresh pa yung mga learnings and adjustments na natutunan nyo dun sa previous game. At iyon yung dala-dala namin pagdating ng game against sa Echo. Tapos mababasa pa namin yung mga post na kagaya na nagpost si Boss Strike na may nagme-message pa sa kanya na hindi raw kami mananalo sa Echo. And then si Bianca na number 2 lang daw kami, sabi nung isang nag-comment din sa kanya. And yun yung mas galong nag-ignite yung fire sa amin. Di ko lang kung kaninong fans yung mga yun, ah. Kung kanino man, ganda ng ginawa nyo. Mas galo tuloy. Mas galo tuloy kami ng gigil. Yung parang, tangin na, di kami pwedeng matago dito. Di daw kami mananalo. Tapos number 2 daw kami. Tapos meron ding sinabi si Sanji na something like tutuparin niya daw yung sinabi ni B. Something like that. Di ko din magets eh, si birthday boy. Pero di naman namin tinetiket seriously yung mga ganong bagay. Ako, hanggat hindi nila tinatrash ako yung mga players ko, ay good silang ako dyan. Pero once na tinrash talk nila yung mga players ko, kagaya dati, kailan ba yon, nung mga season 8 or season 7, nung tinatrash talk din ni Carl si Wise, di ba? Iyon yung mga bagay na nakakapag-ignite lalo ng apoy sa amin eh. Hindi pong sige, gumanyan ka, yari ka, di ka na mananalo. Yung mga ganon. Pero ngayon, chill na lang si ano, chill na si Carl. Kaya wala, nothing against him. Wala kaming masamang hinanakit ngayon this season or last season sa kanya. Pero yun nga lang, may ibang fans na nagpa-trigger sa amin. Kaya yun. Kaya good job. So sa mga susunod na laban namin, try nyo rin gawin yung ganon. Message nyo si Boss Strike, trash talking nyo si Bianca, nang sa ganon. So yun yung mga naging advantage namin. Alam nyo yun, kung iniisip ng iba na nasa disadvantage ka dahil tatlong sunod-sunod ang laban mo, and then sa palagay nilang lalo kang mawawala sa laro pag nag-trash talk sila ng ganun, well, convert those disadvantage to your advantage. Yun ang kagandahan. Kaya kagabi, ginagis sila eh. Hindi pa nagsisimula yung game. Talagang ang hyper na nila. Hindi ko sila nakitang ganun throughout the season. Pati tuloy si Estes na nananahimik na pang playoffs pa sana namin. Wala, talagang labas na.
Igabas na, ang dapat igabas. Maraming nakataya eh. Yung top seed para makapili kami kung sinong team yung kakalabanin namin. Pero ako, di pa talaga ako nakakapag-decide kung sino. Abangan nyo na lang sa next content natin. Tanungin natin yung mga players kung sinong mas gusto nilang makalaban. Kaya ayun, magbabakasyon muna kami ng 3 araw. And after nun, balik na uli. Yun lang, hanggang sa muli. Paalam!